Okay, Lods, magandang buhay sa ating lahat. Ano, mayroon tayo ditong speaker, pero no brand siya. Wala siyang brand, wala siyang pangalan. Pero malaki yung kanyang voice coil. Around 3 inches. 1, 2, 3. 3 inches yung kanyang voice coil. Lodi, nalinisan ko na to. Natanggal ko na yung kanyang glue na nakalagay dito. Ngayon, di ako sure sa kanyang voice coil, pero may nabibili naman, alam ko may nabibili eh, na 75.5 ata millimeter na voice coil. Pero ganoon pa man, gagawin pa rin natin siya ng discarte. Sandali lang, Lodi, may tawag sa radyo. Sir, location mo. Dito, sir, sa may kanto, palabas ng highway. Sir, diretso ko na ng San Isidro. Guide, andun na sila. Alam mo ba yung team ng San Isidro? Ande. Copy, sir. Diretso ko lang ng San Isidro, sir. Guide. Okay, Lodi. Diretso tayo. Bali, ito, Lodi. I-rewind natin siya. Pero yung pang-rewind natin ay... Bali, improvise na lang. Ito siya, Lodi. Shoutout nga pala kay Tito Lizelle. Magandang buhay dyan, ano. Inipit ko na yung barena natin, pero safe naman yan. At magre-rewind tayo ng voice coil. Ang diameter niya ay 3 inches. Tapos yung gagamitin pala natin coil ay binunot ko lang din sa power transformer. Yung 12012 na transformer, which is yung kanyang wire ay pares din siya ng wire ng konti. Meron lang siyang bahagyang mas malapad lang ito ng konti. Mas malaki lang siya ng konti sa original nito. Pero kung titignan sa mata, Lodi, halos parehas na parehas siya. Hindi ko sure kung nasa 27, 28 o yung 35 kasi gabuhok na yun eh. Pero ito, di ko sure kung ilang mm to mga Lodi, ano. Pero ganoon pa man, sa naked eye, halos magkasing taba lang naman sila. Ayan. Tinanggal ko ito sa power transformer. O, transformer ng power supply. Ngayon, Lodi, subukan natin siya i-rewind. O maglagay ng panibagong coil. Para sa sarili nating pamamaraan. DIY ba? Ganyan. Malaki din itong speaker na to, malaki din yung diameter ng kanyang coil. Pero wala siyang pangalan, Lodi. Medyo mas mahirap nga lang yung ganito, Lodi, yung magre-rewind ka ng converted yung pang-rewind mo, ano. Mas maganda pa rin talaga yung talagang pang-rewind. Pero kung tiyagaan, kaya mong matiyagaan to. Kasi gumagalaw itong kamay natin, kung minsan, konting paling lang, hihiwalay yan, hindi siya magdidikit. Kaya kailangan i-align pa natin na ganito. Gaya ng ginagawa ko ngayon. Kailangan ng mga alignment.
Siya nga pala, Lodi, yung guide natin para mailapat natin yung voice coil para malagyan natin ng magnetic wire. Ay, lata lang yun, Lodi, ano? Bali, lata siya ng gatas o kahit anong pwede dyan na pumasok, sumakto. Maganda yan, Lodi, yung lata ng sardines na yan o yung lata ng gatas na yan. Depende, Lodi, lata ng sardinas, lata ng gatas. Depende, Lodi, basta may potential siya na pwedeng pagsuksukan. Okay yan. Okay? Ayan, Lodi, mayroon tayong 8 ohms ano, nakakuha tayo ng 8 ohms dito. Sa tingin ko, Lodi, pwede nang i-install ito, itong ating voice coil. Basta, Lodi, pag nag-rewind kayo, ano, sundan nyo lang din yung, kahit hindi nyo makuha yung tamang eksaktong amount ng magnetic wire, basta kunin nyo lang yung linya, sundan nyo yung linya.
Ayan loading na kahit ums tayo. 5, 6, 7.5. Kamo na. Ayan. 7.5. Ito yung 5, 6, 7.5. Malapit na sa 8 ohms yan. Okay naman load. Ayan o. Oh. O. Oh. Ngayon load, ipatuyuin ko lang to at mamaya install natin sa speaker na ito. Ayan. Okay lads, di ko na nakuhanan yung pagpasok ng voice coil dito sa my speaker con dahil nag-overheat yung ating cellphone. By the way, alam nyo naman na kung paano maglagay. May content naman na tayo kung paano mag-install ng voice coil, ano Lodi. Sorry at na-delete ko po. O ibig kong sabihin, hindi na-install. Sorry, hindi na-install o hindi na-save dahil nga nag-overheat yung phone. Okay, maraming salamat at diretso lang po tayo Lodi. Mamaya audio test tayo o speaker test tayo.
Oh.